Nawawala tayo ng mahal sa buhay. Mga mahal sa buhay tayong namamatay. Merong mga mahal sa buhay na tayo ay lumalayo o iniiwan tayo. Bakit nakakarating tayo ng masasakit na pananalita? Bakit tayo nakakasakit? Bakit tayo nagkakaproblema? Bakit nagkakaproblema ang ating mga negosyo, ang ating mga business? Bakit? No? Yan ay isang malaking katanungan. Nagkumpagkamisan ang katanungan nga ng iba. Bakit ganun? Very active akong nag-evangelize. Pero kung magkaminsan, kung sino pa yung mga dapat na tumutulong sa akin para mag-evangelize, o kung sino pa yung mga dapat na maniwala sa akin pag-evangelize, sila pa ang na-membership sa akin. Bakit? So marami tayong mga katanungan. At sinagot tayo ng 1 Peter chapter 4 verse 12 na ang mga painful trial na iyan na ating naranasan na ay ordinaryo lang sa bawat tao. Pakisabi, ordinaryo. Ay, yung nararanasan pala natin, ordinaryo pala ito. No? Hindi pala ito something strange. This is just an ordinary. Amen? Di ba? Minsan, very shocking yung sagot ni Peter, eh, no? Ni Apostle Peter. Dear friends, do not be surprised at the painful trial. Painful na nga eh. Asabihin ba ba naman niya? As though something strange were happening to you. Maaaring masabi natin, you know, Apostle Peter, you're out of your mind. Hindi mo ba naiisip ang tindinan ng naranasan ko? Sasabihin mo eh, ordinaryo lang yan. Opo, ayaw kay Apostle Peter, ang ating naranasan ay ordinaryo lang. Amen. Glory be to God. At mga minamahal, siguro buksan natin sa Hebrews 11 verse 2. Tingnan natin. Or 12 verse 2 pa yata yun. Ah, 12:2. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Bakit ordinaryo yung mga pagsubok nating nararanasan? Kasi dinanas din yan ni Kristo. Mismo ang Diyos ay Diyos na, ha? Naranasan niya yan. Tingnan ninyo. Who for the joy set before him endured the cross. Ilang oras pinako si Kristo? Magmula ng alas 9 na umaga hanggang alas 3 ng hapon, ilang oras yun? Nakabilad sa araw, bago pinako sa krus, sinunto, sinipa, tinuraan, inaglahi, binunot ang balbas. No, pinagbuhat ng mabigat na cross, nilatigo ng latigong bakal, no, inulo sa tagiliran, nilagyan ng koronang tinik. No? So makikita natin, siya mismo ay naranasan niyang lahat yan. So ibig sabihin, mga minamahal, hindi tayo nag-iisa. Pakisabi natin, hindi ako nag-iisa. Naranasan din ni Kristo yan. No? Naranasan ni Kristo ang mga matitinding pagsubok ng buhay. No? At alam mo ba ang nais ng Diyos? Huwag tayong tumigil kasi may tendency pag dumaan tayo sa pagsubok ng buhay, aayaw na tayo, magbabackslide na tayo. Ang isipin mo pag nagbackslide ka, saan ka pupunta? Ang isipin mo pag nagbackslide ka o tumigil ka, paano ba yung maraming umaasa sa iyo? Yes, tama po ba? Marami pang umaasa sa atin. Mga unbelievers na inaasahan tayo para sa kanilang kaligtasan. Ang mga prayers natin, ang dinidinig ng Diyos, hindi yung prayers ng mga unbelievers. No? Yung ating mga ginagawang mabubuti sa ating mga mahal sa buhay, paano na sila kung tayo ay susuko at aatras? At basahin natin yung 1 Corinto, 10:13. No temptation has seized you except what is common to men. Yeah. Pag sinabi natin ordinary, common. Ibig sabihin lahat ng tao ay dumadaan sa pagsubok. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond to what you can bear. Ibig sabihin, number one, write it down. Pag dumating ang pagsubok, kaya mo yan. Yun ang sabi ng Bible. Hindi ka bibigyan ng pagsubok o hindi papahintulutan ng Diyos ang pagsubok na hindi mo kaya. Kapag dumating ang pagsubok, kaya mo yan. Pakisabi mo, kaya mo to. Kayang-kaya mo to. Lakasan mo. Amen.
Lakasan pa natin, kayang-kaya ko to! Praise God! Amen! No. At ang sabi ng Biblia, no? He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. Ayun! Pag dumating pala ang pagsubok, hindi ka iiwanan ng Diyos na nag-iisa. Tutulungan ka niya. Amen? Tutulungan ka niya upang sa ganoon, sa pagsubok ng buhay na iyan, manampasan mo yan. Number one, una, ang pagsubok, common, ordinary. Number two, ang pagsubok na dumarating sa atin, kaya natin. Number three, sa mga pagsubok na iyan, tutulungan tayo ng Diyos. At bibigyan niya tayo ng katagumpayan sa mga pagsubok na ating pinadaanan. Amen. Alampakan natin si Lord. Kung manonood ka ng mga Japanese novela, lalo ng Korean novela, laging may nagpapakamatay, tama. Kasi sila yung mga bansa hindi pa kumikilala sa Diyos. Kaya pag nakikita nila, bigo sila, talo sila, ang gagawin nila, magpakamatay. May nang ginagawa nila. Sapagkat iniisip nila, yun na ang solusyon, ang sila yung magpakamatay. Pero kapag ikaw ay may Diyos, ang ilalagay mo sa puso't isip mo, pag may problema, ay ordinary yan. Common na ang lahat ng tao, common sa isang tao na nakakaranas ng problema. Pangalawa, kung dumating ang problema, yun lang kaya natin. Pangatlo, tutulungan tayo ng Diyos para ang anumang problema ang ating dinadanas ay ating malampasan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Balikan natin yung ating text kanina. Balikan natin yung ating text. Ayan. No? Sa verse 12 muna, sa verse 12 muna. Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering as though something strange were happening to you. Verse 13. But rejoice, pakisabi rejoice, that you participate in the sufferings of Christ. Yun. No? Kapag tayo ay dumadanas ng pagsubok, ang ibig sabihin, nakikihati tayo sa mga pagtitiis ni Kristo. Nakikinig pa ho ba kayo? Alam nyo, pag hindi tayo dadanas ng pagsubok, ang buhay natin ay walang challenge. Tama ba? No, yung easy life, walang challenge yan. Tanungin nyo yung mga nag-golf, alam ninyo, maraming mga ano yan eh, maraming mga di ba kung naglalaro kayo ng golf, di ba? Yung bola, di ba? Papaluin nila yan. Hindi naman lahat ng kanilang nilalakaran ay blame, tama? Tama mali? Oh. Minsan marami ring mga barriers, di ba? Bago nila yung I believe 18 holes yata yun, bago nila matapos yun. No? Kung titingnan natin, bakit? Di ba yung bibiro ang maglaro ng golf eh? Kasi malilimarin mo, layo-layo, di ba? No? Tapos pupuntahan mo yung maliit na bolang yun. Papaluhin mo na naman. Bakit ang hirap-hirap ng laro yun? Bakit marami ang gusto ng larong golf? Kasi very challenging. Nakikinig pa ba tayo? Kaya kapag ang buhay ay walang pagsubok na dinadaanan tayo, walang challenge sa buhay. At ang nais ni Kristo, tayo ay makihati sa kanyang mga sufferings. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya ang sabi ganoon, but rejoice that you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Yun. Alam mo, sa buhay, di ba ang sabi nga nila, ang buhay ng tao ay parang gulong ng palad. Tama. Ano ibig sabihin ng gulong? Ibig sabihin, hindi ka palaging nasa ilalim. Minsan iiba mo ka. No? Kapag lagi ka nasa ilalim, yung gulong mo, flat na yan. Flat tire na yan. So, hindi ka palaging nasa ilalim. Nasa pagsubok ka ngayon, pero isang araw, iaahon ka ng Diyos dyan, nasa ibabaw ka na. Nakikinig pa ho ba tayo? Tandaan natin, pagkatapos ng pagsubok,
ang biyaya ng Diyos ay dumarating. Amen. Palakpakan natin si Lord. Pagkatapos ng pagsubok, ang biyaya natin ay dumarating. Tandaan mo yan. Yan ang sabi ng Bible, oh. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Pag sinabing when His glory is revealed, kapag ang kanyang kalawalatian ay nahayag na, kapag sumagot na ang Diyos, magagalak ka na. Ganun yun eh. No? Pag ang Diyos ay sumagot na, hindi lang kagalakan, ang sabi ng Biblia, overjoy. Pakisabi, overjoy. Sobra kagalakan. Ituloy natin ang pagbasa. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed. Yun. Kapag ikaw ay iniinsulto dahil sa pangalan ni Kristo, napalad ka. No? Diba tayo, nag-i-evangelize tayo? Pero hindi lahat ng ini-evangelize natin ay pinaniniwalaan tayo. Yung ibang ini-evangelize natin ay iniinsulto pa tayo. Tama. At ang sabi ng Biblia, pag iniinsulto ka dahil kay Kristo, no, ikaw ay hindi dapat malungkot, hindi ka dapat pumatras, bagkus ikaw ay magalak sapagkat ikaw ay pinagpala. Pinagpala ka. Akala natin, kapag tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, akala natin api-api tayo. Ang akala natin kapag tayo ay pinipersecute, iniinsulto dahil sa ating magiging Kristiyano at dahil sa ating paninindigang tama at dahil sa ating pag-evangelize, ang akala natin api-api tayo. Hindi pala, ang sabi ng Biblia, tayo ay pinagpala. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? So, pag tayo dumarang sa mga pagsubok ng buhay, pag tayo iniinsulto, anong tawag sa atin? Mga api? Hindi, mga pinagpala. Sapagat nagiging kabahagi tayo sa mga tiisin ni Kristo. And not only that, ang sabi ng Biblia, no, for the Spirit of glory and of God rests on you. Ang Espiritu ng Diyos at ang kalawalatian ng Diyos ay sumasa iyo. Iyon, yung pala ang isa pang sagot. Kapag nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo ng pag-iinsulto, nakikita pala ni Satan ang Diyos sa atin. Kanino galit si Satan? Kanino po galit si Satan? Kay Lord. Kanino pa galit si Satan? Sa mga nakay Lord. Siyempre, nakikita ni Satan na nasa iyo si Lord. Galit siya sa iyo. So, ano nga gawin niya? Bibigyan ka niya ng mga pagsubok ng buhay. At isang magandang halimbawa sa Biblia na wala namang ginagawang masama ay si Job. Nakita ni Job o nakita ni Satan na ang Diyos ay sumasakay Job. Anong ginawa ni Satan? Binigyan ng sangkatutak na pagsubok si Job. Pero sa bandang huli, natalo ba si Job? Hindi. Kaya anumang pagsubok, anumang pag-iinsulto ang gawin ni Satan, hindi siya magwawagi sa atin. Amen. Ito ka, di ba ito ginawa, tingnan niyo, tingin kayo sa akin, ito ginawa ni Satan kay Job. Ito ang isang pagsubok. Pum! Nakita niya, hindi sumuko si Job. Hindi ka sumuko, ha? Ito pa ang isang pagsubok. Chup! Hindi pa rin sumuko si Job. Hindi ka pa rin sumuko, ha? Ito pa isang pagsubok. Chup! Hindi pa rin sumuko si Job. Anong ginawa ni Satan? Pagod na ako. Hindi ka sumusuko, eh. Lalayo na ako sa iyo. Di ba? Di ba? Amen! 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 Hallelujah! Ituloy natin ang pagbasa. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler. Tuloy natin. However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed but praise God that you bear that name. If you suffer as a Christian. Yeah. If you suffer as a Christian. Pag ikaw ay nagdurusa dahil Kristiyano ka. Alam niyo yung salitang Kristiyano? Tatlong beses lang mababasa sa Biblia ang Kristiyano.
Saan mababasa sa Biblia ang Kristiyano? Sa Acts 11:26. Sa Acts 11:26, mababasa mo ang salitang Kristiyano. Ang mga alagad ni Kristo ay unang tinawag ng mga Kristiyano sa Antyo. Pangalawang, mababasa mo ang salitang Kristiyano sa John, sa 1 Peter 4:16. Diyan mo siya mababasa. No? Nakikinig pa ho ba tayo? No? Yan ang pangalawang verse na mababasa natin ang word na Christian. At meron pa sa aklat ng Gawa 26, no? Gawa 26, makikita natin na Gawa 26:28, Acts 26:28, mababasa natin yung word na Christian. So sa Bible, Old Testament hanggang New Testament, tatlong verse lang ang makikita mo na merong word na Christian or Christians. Acts 11:26, 1 Peter 4:16, and Acts 26:28. At ang sabi ng Biblia, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. So, ibig sabihin, ang mga Kristiyano talaga ay dumaraan sa pagsubok ng buhay. Pero ang ating mga pagsubok ng buhay ay hindi kaparehas nung unbeliever pa tayo. Itong ating mga pagsubok na ito ay pagsubok dahil tayo ay mga Kristiyano na. Amen. Mga Kristiyano na. Kaya, kapag dumaraan ka sa pagsubok, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Lord, saan ako nagkamali? Maaring nagkamali ka, pero maaari din namang wala kang mali. Nagiginig pa ho ba tayo? Kaya pag may mga dumadaan sa pagsubok ng buhay, huwag mo sabihin kasi mali ka eh. May tendency na mali siya, pero may tendency wala din siyang mali. Under attack lamang siya ni Satan. Naunawaan natin? Naunawaan natin? Kaya huwag tayong maninisi sa Kristiyanong nagdurusa. Siguro, makasalanan ka, no? Huwag. O kaya sabihin natin, Lord, ano bang nagawa ko? Saan ba ako nagkamali? Maaring hindi ka nagkamali, maaring inaatake ka lang ni Satanas. Upang sa ganun, huwag ka nang magtuloy bilang Kristiyano at paglagay mo sa iyong mataas na pagkakatawag kay Kristo Jesus. Amen. Yun, malampakan natin si Lord. Hinaharangan ka lang ni Satan. Hinaharangan ka lang niya. Ganun yun. Ituloy natin ang pagbasa. For it is time for judgment to begin with the family of God, and if it begins with us, what will the outcome be for those who do not? Ituloy natin. If it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? Sa verse 19, ang ganda. So then, those who suffer according to God's will, yan. Those who suffer according to God's will, yun. Kristiyano ako, naglilingkod naman kay Kristo. Bakit dumadaan ako sa mga pagsubok ng buhay? One time, isang kapatid, no, pinapasok ko sa office. At hawak ko ang isang magazine, Christian magazine. At ito ang sabi ko sa kanya, alam mo, sister, itong hawak kong Christian magazine, this is not for the Christians. Ordinary Christians. Itong magazine na ito ay para sa mga pastor at mga pastora sa mga naglilingkod kay Kristo. Ito ay para sa mga leader. This magazine is intended for Christian leaders. Yan. Bakit? No, kasi ang magazine na iyon, apostolic, mga apostol ang namumuna. Apostolic magazine, apostolic church. Bakit? Bakit kinakailangan ang mga pastor, ang mga pastora, ang mga manggagawa ni Kristo Jesus ay bakit kinakailangan may mga magazine din para sa kanila? Sapagkat hindi lamang po ang mga ordinaryong Kristiyano ang dumaraan sa pagsubok ng buhay. Kumbaga minsan nga, yung mga nagtuturo at ang mga naglilingkod kay Kristo, sila ang mas maraming atake ang kaaway. Yes!
rin ng mga magazines, bigyan pa rin ng mga booklets, bigyan pa rin ng mga libro. Kaya sabi ko sa sister ngayon na pinapasa ko sa office, hindi ko na maalala kung bakit ako nakatanggap nito. Pero patuloy na ako'y pinapadala nito. A magazine from New Zealand. No? Hindi ko sila kilala. Pero tinatanggap ko ito kasi maganda. You know? Maganda. Maganda ang magazine ito, libre ito. Isipin mo, nag-aaksaya sila ng pera. Nasa New Zealand sila, hindi naman ako nanghihingi sa kanila, hindi naman ako nag-o-offer sa kanila kahit singko. Pero patuloy nila akong pinapadalaan ng magazine, libre yun, walang bayad, at hindi ordinaryong papel. Pag para sa Diyos, huwag ang gumamit ng ordinaryong papel. Pag para sa Diyos, laging the best ang ibigay mo para sa Kanya. Amen! So mga minamahal, no? Kinakailangan maunawaan natin na kung magkaminsan, kung sino pa yung mga nasa gitna ng kalooban ng Panginoon, siya pang maraming pagsubok. Pero kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, ang mga pagsubok na iyan ay dumarating ordinaryo lang. Pangalawa, yung kaya lang natin. At pangatlo, bibigyan tayo ng Diyos ng tagumpay sa mga pagsubok na ating dinadaanan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ang totoo nga, mga minamahal, sabi sa Romans 8:17-18, sabi ganoon, alam mo, tayong lahat ay mga tagapagmana ni Kristo. Tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggang, tagapagmana tayo ng biyaya. Kung tayo ay tagapagmana, tayo rin ay kahati kabahagi sa mga pagtitiis. At ang tawag dito is Christian sufferings or sufferings as a Christian. May mga pagdurusa tayo bilang Kristiyano. At ang sabi sa Romans 8:18, yung mga pagsubok na ating dinadaanan, pag yan ay nalampasan natin, magugulat ka. Yung mga pagsubok ng buhay, manilimutan mo. Kasi, mas mabibless ka sa mga pagpapalang umaapaw pagkatapos ng mga pagsubok ng buhay. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya, kung tayo ay gustong sumuko, gustong umatras, dahil may mga pagsubok ng buhay, huwag. At huwag mong isipin, lagi kang nagkakamali. Sapagkat kung magkaminsan, ikaw talaga yung nagkamali. Pero kung magkaminsan, wala ka rin mali. Atake lang ng kaaway. Dahil si Diyos ay hindi nagkamali, inatake lang siya ng kaaway. Amen. Kaya ang sabi ng Biblia, magdalanginan tayo. Kayo, pinapanalangin ko palagi. No? Pero ako, dapat nyo rin ipanalangin. Sinisigap kong lahat kayo ibisitahin. Pag hindi ko kayo nabibisitang lahat, nagpapadalaw ako ng iba. Pero, sana ako ibisitahin nyo rin. Amen? Amen mo ba? Nang kayo naman ay mapaghandaan ko ng aming mga pagkain sa bahay, ng aming mga inumin sa bahay, nang makita nyo rin yung aming bahay. Kita o mahuman rito. At talagang sinisikap ko kayong lahat ay dalawin. At nagugulat nga lang yung mga kapatid, sinasabi sa akin, pastor, hindi ba lang kayo nagpasabi, bigla kayong tumating, ay kung tumakas ka. Mas maganda nang mabigla ka na lang. Diba? Hindi naman lahat ay tumatakas, pero yung iba talaga nag-i-expect. Pero aminin natin yung iba, ayaw na may darating na gwapo sa kanilang tahanan. Hindi dahil pangit yung dumating, kung hindi, nahihiya lang. Ganun yun. Pero sinisigap ko talaga ay puntahan kayong lahat. Kaya talagang lahat kayo pupuntahan ko, pinupuntahan lahat. Dapat nga namang hindi talaga kaya ng iisang physical na katawan. No, kaya sineset ko yung iba para sila ang magkasikaso sa inyo. Ito ang pakitingin kayo sa akin. Ito ang lagi ko sinasabi sa mga leaders. Tanungin nyo sila, pagdarating sa inyong tahanan, huwag na huwag nyo sila bibigyan ng kabigatan. Dahil ang totoo lang, punong-puno na ng problema yung mga yan. Payuhan ninyo,
Ipag-pray ninyo at ipadama ninyo ang pagmamahal nyo sa kanila, natin sa kanila, ipadama nyo ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Alam nyo ba na ang mundo punong-puno na ng problema? Bibigyan mo ba ng problema ang mundo? Wala na, lalong bibigat ang mundo. Kaya kung ang mundo ay puro sugat na, dalan mo ng band-aid, dalan mo ng plaster. Tingin po kayo sa akin, tuwing lalabas po ako ng aking tahanan, ito po ang lagi ko sinasabi, Father God, make me a blessing sa lahat po ng mga taong makakasalamuha. Make me a blessing sa lahat po ng bahay na aking pupuntahan. Make me a blessing. Dapat ganyan palagi ang kasabihin mo. Amen po ba? Hindi pupunta ka sa isang bahay, medyo, oh bakit? Ano nangyari sa iyo, sister? Bakit kinunta ko na yung buong mukha mo? Pautang. Hindi ganun. Pwede rin yung mapag-aminsan, pero hindi ganun dapat. Tama ko na ito. Amen po ba? Mas maganda, be a blessing. Pakisabi, be a blessing. I am a blessing. Eh, punong-puno na ng problema yan, punong-puno na ng pagsubok yan, punong-puno na ng laban ng buhay yan. Alam mo, maraming tao nakangiti lang yan. Pero ang puso niyan, sumisigaw ng aboy, 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 aboy. Totoo. Aboy, aboy, aboy. Sumisigaw ng aboy, aboy yan. Kaya hindi niya napapansin sa ating church eh, misan umahaba ang service. Pag mga